Good Tuesday morning mga kapedal. So ito, nandito tayo ngayon sa May Clark, sa loob ng Clark. So, ang time ngayon is alas 7 na ng umaga. So late na ako na drive out. At yung date ngayon is August 31, 2021. So ito yung last day na pwedeng magbike dito sa loob ng Clark. Oo, tama, narinig ninyo mga kapedal. So last day na to na pwedeng magbike sa loob ng Clark. Kasi bukas na simula September 1 hanggang September 15, isasara muna ang Clark Freeport Zone sa mga cyclist. So ipinagbabawal muna ang mga pagbabike dito sa loob ng Clark. So bakit nga ba binawalan na magbike dito sa loob ng Clark? So isa-isay natin mga dahilan at kung anong pwede natin gawin para hindi na maulit yung ganitong klaseng pagbabawal na pagbabike dito sa loob ng Clark. Alam ko marami sa inyo ang nalungkot at nabigla, nagulat nung malaman na isasara na ang Clark simula September 1 hanggang September 15 sa mga cyclists. Ayon sa memo na nilabas ng CDC, dumadami na daw yung mga nagiging pasaway na hindi sumusunod sa protocol, sa minimum protocol about sa pandemic. Yan ang tulad ng mga pagsusuot ng face mask, social distancing, hindi nasusunod. Siyempre, pandemic ngayon dapat sundin natin yung mga ganyang batas. So di naman para sa clerk yan, kundi para sa atin lahat. Siyempre kapag merong hindi sumunod sa mga isa sa mga batas na yan, sigurado damay lahat. Kung binawal yung isa, babawalan lahat. So ngayon, ang mga pinapayagan lang nila, yung mga bike to work. So bawal lahat ng mga outdoor activities. Kung individual man yan or group, bawal muna lahat. So mga pinapayagan dito, yung mga bike to work na mga cyclists. Yung mga pumapasok sa trabaho na gamit ng kanilang mga bisikleta. So bilang cyclist, ano nga ba pwede natin gawin or maitulong para maiwasan yung ganitong mga pangyayari na pagbabawal sa pagbabike sa loob ng Clark? So alam naman natin na napaka-safe magbike dito sa loob ng Clark, lalo na meron tayong mga bike lanes. So importante ito sa ating mga cyclist, lalo na sa mga newbie na nagbabike dito sa Clark. Maiwas sila sa mga anumang aksidente na pwede mangyari pagdating sa pagbibisikleta. Unang-una, dapat sundin natin yung mga protocol. Simpleng pagsuot ng face mask, malaking tulong na yon. At siyempre, kapag nagpapahinga, kung di kinakailangan, huwag ibaba ang face mask. Kung iinom lang, dun lang ibaba ang face mask. So kung magpapicture ka, kahit saglit lang ibaba mo, okay lang yun. Pero yung all throughout ng pahinga mo, nakababa yung face mask mo. So kasi dito sa loob ng Clark, maraming mga mata dito eh. So maraming nakakakita sa atin bawat sulok ng Clark. So kapag nagbaba ka ng face mask, sigurado makikita nila yan. At pangalawa, syempre kapag nagpapahinga tayo, iwasan natin yung pagkukumpulan. Iwasan natin yung pagdidikit-dikit. So implement natin yung social distancing pag nagpapahinga tayo. So iwasan din natin yung pagtambay na matagal sa isang lugar. Lalo na dyan sa may aqua planet, dyan madalas nagkukumpulan yung mga siklista eh. Kaya dyan din yung dahilan kung bakit napalis yung mga nagbubuko dyan sa may tapat ng aqua planet. Namiss ko pa naman yung buko doon, ang sarap. So simpleng bagay lang, di naman may hirap gawin. Wala naman pong bayad sa pagbabike dito sa loob ng Clark. So sundin na lang natin yung mga policies na ini-implement nila dito sa loob ng Clark. Hindi lang po ito para sa CDC or sa Clark, kundi para sa ating pong lahat, para po sa kaligtasan natin. Panahon po ng pandemya ngayon, so dapat sundin natin lahat ng mga protocols. Kung isipin naman po natin, minimum lang po yung mga pag-iipit nila dito. So sana kung maging open ulit itong Clark sa pagbabike sa mga siklista, so dapat sundin na lang natin yung simpleng rules at batas nila. Magbibigay pa ako ng mga ibang pwedeng gawin natin na para makatulong bilang siklista or cyclist para maiwasan yung pagbabawal ng pagbabike dito sa loob ng Clark. Pagdating naman dito sa pagbibisikleta sa Clark, sa loob ng Clark, meron tayong mga designated bike lanes pagdating sa mga siklista. So gamitin natin yung mga to. Kung grupo tayo, mas maganda kung huwag tayo magkumpulan sa bike lane. At huwag din tayo lalabas sa main road ng mga sasakyan. Siyempre may bike lane na tayo, ba't pa tayo lalabas, di ba? Tsaka wala naman dumadaan dito na ibang mga sasakyan unless mag-park sila.
So iwasan natin yung mga ganun kasi magkikita pa din tayo ng mga CDC pagdating sa mga ganong bagay. Maliban dun sa bike lane na dinaanan natin kanina dun sa may highway, meron pang isang main na designated bike lane para sa mga cyclists, itong dinadaanan natin ngayon. So ginawa ito para sa mga cyclists lang talaga. Pari itong bike lane ito ay two-way lane. So meron, hindi lang siya papunta, isa lang, hindi lang sa isang lane niya. So meron mga papunta, meron din mga pabalik. So iwasan din natin na pumunta sa kabilang side kung papunta tayo dun sa ganung direction. So i-maintain lang natin yung position natin dito sa may outer right side ng bike lane kung papunta ka sa doong direction. So kung grupo naman tayo, ang gagawin is single file lang o nakapila tayo habang nagbabike. Hindi yung nakakumpul-kumpulan tayo kasi naharangan yung bike lane. May tendency merong kung mabagal tayo magpatakbo, merong umovertake or may tendency may pabalik o may pasalubong na nakabike. So iwasan natin yung ganon. At siyempre, kung meron kang madadat na mabagal sa unahan mo na nagbabike, ang gawin mo, batiin mo lang siya ng good morning tapos magkikidahan ka lang. So okay na yun. Kumbaga, respect each other. So dapat meron tayong respeto sa mga sa kapwa natin mga siklista. So ang simpleng good morning lang, magkikidahan lang po, okay na yun. Isa pang wag natin gagawin dito sa loob ng bike lane ang magmabilis. Siguro ang pinaka top speed na pwede natin magawa dito is 20 km per hour lang. So max na yun. So huwag tayong lalagpas pa doon kasi mabilis na masyado yun sa bike lane. Lalo na two-way lane itong bike lane. At merong mga siklista na mabagal magpatakbo, sigurado. Para maiwasan yung mga collision or banggaan or aksidente na pwedeng mangyari. Siyempre kapag maraming mga aksidente nangyayari, sigurado maghihigpit na naman ang CBC. Ay iwasan natin yung mga ganun. Ayun, so pagdating naman sa part na to ng Clark, kung familiar kayo sa lugar na to, ito yung Air Force City na daan. So obvious na obvious, wala tayong bike lane dito. So ito lang yung pwede nating daanan, itong pinakagilid. Tandaan nyo, mabibilis yung mga sasakyan dito. So iwasan natin lumabas sa may white lane na yan kahit burado na. Kasi di naman natin kailangan ng maluwang na daan eh. Pagdating dito kasi lalo na masikip yung daan. Tsaka yung dito mga sasakyan talaga yung mga dumadaan. So dapat dito lang tayo sa pinaka outer right side ng daan. Itong mga sinasabi ko ngayon, di lang to pwedeng gawin sa loob ng Clark. Pwede nyo rin itong gawin sa mga ibang lugar, kahit hindi sa loob ng Clark. Para din sa mga kaligtasan natin, syempre. Lahat to applicable sa lahat ng lugar. Tandaan nyo, kapag nagbike tayo, lugi tayo pagdating sa mga sakyan. Pwede tayong mabangga, lalo na napakaliit lang natin at napakaliit ng chance na visibility natin. At syempre, kung papasok tayo ng Clark, dapat proper gearing meron tayo. Simula sa helmet, magsuot ka ng shade, syempre, para iwas puwing. And syempre, kung gabi ka papasok ng Clark, huwag mong kakalimutan yung mga headlight at taillight mo. So, para maiwasan natin yung magkakadiscrash siya sa loob ng Clark. So dapat meron tayong visibility pagdating sa gabi. Siyempre huwag nyo na kalimutan mag face mask. Siyempre kailangan natin yan. Sigurado sa loob ng 15 days maraming makakamiss sa inyo dito sa lugar na to, ang Lily Hill. Siyempre sa pagdating sa paghahon dito sa Lily Hill, may tips din tayo dyan. Siyempre siyempre kapag lulusong dito sa may Lily Hill, pagdating dun sa may blind curve dun, so dapat yung mga umaahon right side lagi, huwag kayong lalagpas sa gitnang lane na yan. May tendency may merong mga lumulusong na mabilis, baka magkatamaan tayo. Sa mga lumulusong naman, alaalay lang, huwag masyadong bibitawan yung preno para hindi kayo mabulaga sa mga umaahon na siklista kapag lumulusong kayo.
tulad nun, nagpahinga lang ako ng saglit, tapos bumaba na ako. Hindi na ako nagpahinga ng matagal. Sigurado sa loob din ng 15 days, marami din makakamiss sa inyo itong pader. Sigurado mamimiss nyo din itong spot na to, ang Aqua Planet, tambayan ng mga siklista. Pero di na tayo tatambay doon, siyempre iwas tayo sa mga maraming tao. Bababa na tayo ng Aqua Planet. At siyempre kung papasok tayo ng Clark, siyempre di natin maiwasan na kakain tayo dyan sa labas. Siyempre kung kakain tayo, lahat ng mga pinagkainan natin, lahat ng mga kalat natin, ilagay natin sa tamang basurahan. Sa mga basurahan siyempre, para hindi maiisip ng mga taga-CDC na yun, ang daming mga cyclist, tapos yun, magkakalat lang sila dito, ganyan, mga sigarilyo nila, kalat-kalat. So iwasan natin yung mga yun, para di tayo nagiging masama sa mata ng iba. Ayun, so nandito na ako ulit sa may bike lane. So palabas na ako ng Clark. So para sa akin, okay lang naman yung magsara yung Clark for 15 days. Parang magsilbing aral na rin yun para sa akin lahat. Para sa susunod na mag-open ulit sila, na pwede na ulit mag-bike dito sa may Clark, susundin na natin yung mga rules na gusto nilang patupad dito sa Clark. So para sa atin din naman lahat yon, hindi lang para sa Clark, kundi para sa ating lahat na pumapasok dito sa Clark. At maging sa ibang lugar, syempre dapat implement din natin yung ganong klaseng batas. Okay, so sana nakatulong itong video na to, at nagkaroon tayo ng aral sa video yung ginawa kong ito. Simpleng video lang naman, at sana nakatulong ito sa inyo. So dito ko na rin tatapusin itong video na to. So ako nga pala si Gianno Cuenco, ang yung siklistang kabilin. So hanggang sa muli, ride safe mga kapedahan.